Hi, hello, and welcome to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Rem, and I am your Kuya Dev. So for today's episode, let me talk about a topic na medyo naging mainit, I think, the past few months. It's about employment bonds. Na madalas na practice ng maraming companies dito sa Pilipinas. And believe it or not, parang dito lang siya sa Pilipinas ginagawa and maybe a few other countries. It's not common practice globally. Yung mga nakakatrabaho ko na foreigner, tapos nakakwento ko yung about this, you know, employment bond, medyo nagugulat sila na parang may ganyan pala na setup sa Pilipinas. Actually, a lot of employment na policies here in the Philippines aren't really practiced globally. So, you might say na parang medyo isolated tayo. May sarili tayong mundo in terms of employment policies. Yun palang ano eh, regularization. Parang it's a very, very new concept pagka diniscuss mo sa mga Westerners. Sa mga Amerikano, Australians, Europeans. They don't usually hear something like, you know, regularization. But we have it here in the Philippines. So, you know, it has its pros and cons, of course, diba? But, you know, I'm here to talk about, or for this episode, we're here to talk about employment bonds. So we're focusing on that muna. So personally, ako, kung ako yung tatanungin, I wouldn't work for a company that has employment bonds. Even when I was working for my first company na hindi involved in tech when I was still in engineering, they had this bond na pagka, kunwari, nag-apply ka for masteral, graduate studies, and you pursued graduate studies, tapos pinasagot mo sa company yung tuition mo. They will, may katumbas yun sa ano eh, parang bigyan ka nila scholarship for the company. May katumbas yun na employment bond. I took my MSEE for 3-4 years, although di ko natapos. But throughout the masteral program, I never reimbursed my tuition sa company. Because I didn't want to have that, you know, yung employment bond na yun. Actually, looking back, I should have gotten that because nagtagal naman ako dun sa company. But I didn't want that, yung parang paano pag kami dumating na opportunity? Paano pagka I wanted to take that opportunity pero nakatali ako dito sa company na to. So, I didn't want that. So, I didn't really avail dun sa quote-unquote perk na yun. But in terms of, you know, training, they don't usually require employees to have that bond. It was voluntary, you know. Of course, you know, I was in a position of privilege. You know, I could afford not to apply for that
company scholarship for my graduate study, so I didn't bother. Pero siguro kung I was cash trapped or didn't have that amount of money to fund my graduate studies, so I would have availed of that cash bond, you know, and scholarship. But in terms of employment, na actually nalaman ko lang first time sa tech industry na may ganito pala, na parang sa umpisa pa lang, pagka-hire pa lang sa'yo, may employment bond na agad. But I could understand kasi yung ibang companies talagang they have to have the employees undergo a certain type of training na syempre kailangan nilang paglaanan ng resources and pera, and they want to make sure na syempre hindi ka lang basta-basta aalis, hindi na pagka-training sa'yo bigla ka nalang aalis. Kumbaga parang nag-invest sa'yo yung company to train you for free, tapos bigla ka nalang aalis, na ibang company yung makikinabang dun sa naging training program mo. I can understand that, you know. But to a certain extent lang. Hindi naman yung tipong, you know, there are companies kasi na they have more than 3 years of bond, employment bond. Parang umaabot pa ng five years or more than that, na medyo parang hindi na yata sustainable yun, or, you know, hindi na yata maganda. I would say na pagka, of course, ako, sasabihin ko, sinabi ko na kanina, na I wouldn't, in my situation, I wouldn't want to be involved in a company that implements certain employment policy. Kasi I have my own personal values and beliefs na hinahabol ko. And of course, medyo in a position of privilege din ako na I can choose the employers na I want to work for. So, you know, but set that aside, siguro, yun nga, I understand naman why companies do this. Marami rin kasi mga empleyadong loko-loko, di ba? Alam naman natin yan. Mag-training lang, then naalis, makakuha sila ng better opportunities outside of the company. And, you know, that employer wants to protect din naman, kasi, syempre, hindi naman to charity, di ba? But, yun nga, siguro, kung kayo, marami kasi nagtatanong dyan sa communities natin, sa Tech Career Shifter Philippines, sa Facebook, sa Reddit, na, should I take this bond? I would say that depends on your situation. If you're like me, na medyo may onting ipon, then of course you can choose. Kaya mong tumanggi sa mga ganyan na policies. But for people who aren't in the same boat, medyo alangan yung finances, na may mga sinusuportahang pamilya or breadwinner ng family nila, they don't have, they usually don't have as much of a choice. But for those people naman na ganun yung situation, siguro ang may papayo ko lang is to accept yung mga employment bonds na siguro hanggang maximum 2 years. 3 years above, medyo parang ano na yun. Medyo parang di na yata makatarungan yun, di ba? Masyado nang matagal yun.
2 years, okay pa yan eh. 1-2 years. Kasi, ano na, pagkabago ka sa industry and you're trying to get your, ano, your footing. The very first or the very, very goal mo talaga is makapasok man lang sa tech industry eh. Yun ang pinakamahalaga. Kasi yun yung pinakamahirap na gawin. Makapasok sa tech. Lalo na pagka career shifter ka or college fresh grad. Yun yung pinakamahirap na step. Finding that first tech job. So, if you find a tech job na okay naman, you know, aligned naman sa gusto mo na career, but they are requiring this certain employment bond, go for it naman na. Lalo na pagkabata ka pa. You know? Okay lang yan. 1 year, 2 years. Mabilis lang yun. Yung 1 year na yun, mabilis lang yun. Di mo mamamalayan, tapos na. And you get that training for free. Hindi mo kailangan magbayad. Isipin nyo na lang, parang, you know, tuition na lang yun. Para kang nag-aral for 1-2 years sa isang training facility or academic facility na real world yung experience na or real world yung knowledge na acquire mo. And binabayaran ka pa. Ganun na lang yung mindset. Again, that's for 1-2 years. But more than that, parang medyo yung return on, sabihin natin, return on investment, kasi you're investing your time. Yung return on investment mo for that employment, but parang lugi ka na. You know? 3 years and above. I come kasi from a mindset na whatever you throw to the world or you give out to the world, yun din yung nakukuha mo ano pabalik. So if you give out kindness, if you give out trust, of course, syempre may mga times na hindi ganun nangyayari, but more often than not, kung ano yung ilabas mo into the world, yun din yung babalik sa'yo. So, ang tingin ko kasi sa mga ato, walang, hindi naman sana mamata tayo, no? Ng mga companies na yan. Syempre, they have to protect their companies. But yung unreasonable na bonds, yun nga, yung mga 3 years and above, tapos sobrang mahal lang ipapabayad sa'yo pagka binrate mo yung bond, I see them na parang ano eh, parang they lack the trust. No? They don't trust their employees. And that will reflect din kasi sa ano eh. Yung mga ganyan na companies, usually talagang yung, hindi ko nila lahat ha, but usually talaga yung mga companies na yan, they don't have that, or they have a culture that's very toxic. You know? So, simula pa lang, hindi nila pinagkakatiwalaan yung mga empleyado nila. So, what do you expect sa overall culture nila, di ba? And you know, yun nga, as a company, or even ano, as an individual, whatever you put out in the world, babalik sa'yo. So, if you put out mistrust, as a company, as an employer, if you put out mistrust from the get-go, the people you get back or the people you hire are most probably people that are not worth trusting. So if you have, you know, 5 years of employment bond, what do you expect? You know, what people do you expect to hire? Probably yung mga ma-hire mo talagang mga ano yan, mga hindi mapagkakatiwalaan. No? But if you, sa simula pa lang, pagka you trust people na, you know, you always give them, you know, full trust,
unless, of course, they break that trust. But if you give employees that full trust, you would get that back. You would get employees na very trustworthy. And, di ba naman ganun karami yung mga companies na pasukan ko, but I've noticed na ganun yung ano. Ganun yung trend. Kung ano talaga yung nilalabas ng company na culture, yun din yung bumabalik sa kanila. Yun nga. At, di naman sa ano rin, na niyayabang ko rin yung company ko. Well, niyayabang ko yung company ko. But, they do this. They have full trust on each and every employee. I feel that. And with that trust, there's that sense of responsibility na pagka binrake mo yung trust na yon, we would have to let you go. Kasi, ibig sabihin, you can't manage or you are not worthy of the company's trust. So why would we be keeping you around? And ano nga next week nga para may i-organize kami na celebratory party, basta celebration. And I asked my superior, my boss, anong budget natin para dito? Per person, sabi ko. And he just answered me na we fully trust you guys. Treat the money as you would treat as if it was your own money. Kumbaga, gastusin nyo lang yan. Gumastos kayo in accordance kung paano kayo gagastos kung pera nyo yon. Tapos, reimburse nyo na lang, di ba? Bahala na kayo. So, di ba, parang kakaiba yung ganun naman, na culture. Parang, I've never heard of a company in the Philippines that does that. Na parang, pag kami party, madalas siya may budget talaga di ba? Tapos, di ba, parang, kukonstrain nyo yung mga, yung mga gastos, depende doon sa budget. Actually, minsan, lalo sa corporate, madalas parang, ito yung budget ko na sabi nating 100,000. Ang gagastusin lang ng mga organizers diyan mga 90,000 para sabihin, uy, nakatipid tayo ng 10,000. Di ba? Na may savings tayo. Na in reality, na budget na yan, but hindi yung ginastos. But ito nga sa company namin, iba. Iba yung approach nila. Sige, we released a very important feature. So we want to celebrate. We want to reward you guys. Kayo bahala. Gumastos kayo. Sige, bili kayo ng beer, bili kayo ng pagkain, magpaka-enjoy kayo. Hanap kayo ng venue. I-book nyo. Then stay there for overnight. Tapos video okay, ganyan. Kayo bahala. Tapos reimburse nyo na lang. Sagot, parang ano sa tingin nyo yung tamang gastos para dyan sa celebration na yan. Kayo na bahala mag-decide. Be responsible enough. You're adults, di ba? Kayo na bahala. Reimburse nyo na lang. So, syempre ako, although I knew that already, but this was my first time kasi na to really organize that celebration. I took ownership of the celebration, celebratory event para sa Philippine team. Dev team and design team. And I said, ganto gagawin namin, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, okay yan, okay yan, okay yan.
So, I actually expected na gano'n na sabihin nung boss ko, but I was still very surprised na really, na talaga, you trust us to do this. And yeah, di naman kami o-order ng, syempre, mga blue label, di ba? Di naman tayo ganun. Na parang, tama lang, yung order lang tayo na siguro, beer o kaya something hard, hard liquor, then kain ng masarap. Tapos yun nga, humanap nga ako ng venue na medyo magagawa namin yung parang feeling ko mag-enjoy lahat. And, you know, it was very liberating na parang walang limit. No? Yung the only limit is your sense of responsibility. And I really appreciate that. Medyo nalayo, eh, no? Medyo nalayo sa topic, but it ties in talaga sa mga ganun na culture na. No? We are going to train you, but sige, pagka-train sa'yo, tapos gusto mong umalis, bahala ka kung alis ka. And I don't know if you'd believe me, but there are companies out there na ganyan ang culture. Na we will train you, and while training you, we are already benefiting from your training. Kasi on the job naman yun, eh. Hindi naman siya obscure na training lang, eh. Parang ano, eh. We are paying you, we are training you. Pagka gusto mong umalis, then go. Kasi, yung maganda ron sa mga ganun na companies, lalo na sa Prospel, no, current employer ko, they are confident enough na we have this very solid culture. Pagka umalis ka dito, pagsisihan mo. Di ba? Pag sinira mo yung trust namin, pagsisihan mo. And I know, kasi we have let go of a few developers na, and I've heard na parang nagsisisi sila. Or, na parang, why did I let go of this opportunity? Andito na, eh. So, ganun yan, eh. Different spectrum, no? Again, I understand sa mano, kasi business, eh. Iba-iba yung pagpapala ka dyan. And yun nga, medyo maswerte rin siguro yung current company ko. They have that means na to build that kind of culture without really hurting the bottom line. You know? Without hurting profitability and revenue. Yun nga yung sabi sa amin, yung pinakamalaking gastos ng pinakamalaking expense ng company namin is tao. They are really investing in people. So they treat us really well. As opposed to ibang company, syempre, yung nila, yung priority nila, not necessarily na tao, no. They are more on profits, o ano man. But parang yung tao, parang second or third tier lang doon sa priorities. And you would understand naman kung bakit ganun yung palakad nila. We are not, I'm not saying na mali yun. Kasi syempre, kanya-kanya rin ang situation again. Parang iba-iba rin yung situation ng bawat developer or job seeker. Iba-iba rin yung situation ng bawat company. But I understand. But personally, I wouldn't like that. That's not the company that I want, na parang walang tiwala sa mga empleyado. Kaya actually, swerte rin na medyo naharap ko tong kumpanyang to. So yeah, ano pa ba pwede nating discuss about employment bonds? Yun lang siguro. At tingnan niyo rin yung training, syempre, di ba? Kung ano yung klaseng training, yung quality ng training na ipoprovide nila. Pagka tipong yung training is very specific lang dun sa problem, business domain nila. Yung tipong pagka yung training is, o yung ituturo sa'yo is specific lang dun sa business nila. It's not worth it. Kasi kung ano man yung training na yon, ba't pa kayo nagpapabond? Kasi kung ano may matututunan ko rito, hindi ko na ma-i-apply dun sa ibang kumpanya. So,
anong kinakatakot nyo, di ba? Pero kung tipong ng training nila, sabihin na natin React, or sabihin natin MySQL, or data science, of course, those are very, very broad skills na pwedeng i-apply sa kahit anong company. And the alternative is, you know, going to bootcamp. Na may mga bootcamps talaga specifically for that type of skill. Just treat it as free bootcamp na binabayaran ka pa. Di lang free eh. Reverse paid bootcamp, kumbaga. Binabayara ka para mag-aral. And on the job training na pwede mo nang ilagay sa resume na experience. So for 1-2 years, okay yun. No? 3 years and above, sa tingin ko talagang medyo yung time investment, medyo lugi ka na doon. 1-2 years, parang ano, both sides, employer and employee, parang nakinabang naman na, okay na yun. 3 years, parang nakikinabang lang doon. 3 years and above, nakikilabang lang doon yung employer. Actually, in terms of employment, oh, nakikinabang yung ano, yung employer, but in terms of productivity and quality of the ano, of employees, sa tingin ko hindi may, parang hindi siya maganda para sa company eh. Parang kasi yung mga tao ron nandun lang dahil ayaw nila magbayad ng bond, di ba? Would you rather have employees na andyan sila, they are staying because they want to stay, no? They love the company, versus they're staying because wala silang choice. Siyempre, mas gusto mo na yung una, di ba? So, yeah. For people na nagtatanong, marami yan. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang. If you're on the fence or if you're very confused or what to do or when presented with that option to accept or deny a company that's offering you a job but with an employment bond, i-assess nyo lang yung ano nyo, yung situation nyo. Can I afford not to have a job right now? If so, ipas pa, ano muna, ipagpaliban nyo muna, may darating namang iba dyan. Or do you really need a job right now? Then maybe accept it. You know, tingnan nyo muna yung quality ng training. Ano ba yung i-train nila? Is it specific to that particular company? Or is it broad enough na mag-apply mo sa ibang company? The length of the bond. Tingnan nyo rin. More than 2 years, medyo alangan na yan. Tapos tanongin nyo rin anong culture nila. Why are people staying? Why are people leaving? Pagkatapos ba ng bond nila, umalis ba agad? Or do they continue staying? No? Do they continue on with the company even without the employment bond? Kasi yun, another indicator yun, napaka, oo nga, parang worth it naman yung bond na yun. So, yeah, I hope that helps a lot in your decision. And pasensya na, medyo incoherent yung thoughts ko kasi medyo nakainom tayo. Medyo, ano lang yan, disclosure lang. First time ko yata mag-record na medyo ano mo? Nag-drift away na ako. Medyo nakainom. Thank you. And also for sa mga bumati last week. Bumati ng happy birthday. Thank you sa lahat. And I'll see you again next week for another episode of Kuya Dev Tidbits. I hope you learned something today, lalo na sa mga medyo distraught about employment bonds. At ngayon pa lang nakakarinig ko, ano ba talaga employment bond? Actually, di ko nga na-explain, di ba? Siguro naman, gets nyo na kung ano yung employment bond. Madali lang naman anahin yan.
Actually, mahirap siya i-Google kasi sa Pilipinas lang ata siya present. But yeah, ask around na lang siguro sa communities. So yeah, thank you and I'll see you next week.